Hello sa ating mga listeners. Magandang araw. Ako si Harley ng San Juan City. Way back 2017, first time kong umakyat sa Baguio kasama yung dalawa kong friends. Excited kami, ang haba ng listahan na gusto naming pasyalan. Nagstay kami ng 2 nights sa Transient. Kung tatanungin niyo ako sang banda, hindi na ako magdadrop ng exact location. Pero malapit siya sa Burnham Park. Bago pa man kami nagplano na pumunta sa Baguio, may nakapagsabi na nga sa amin na marami daw multo sa mga Transient at hotel sa Baguio, which is hindi ko pinaniniwalaan. Not until mangyari ito sa amin. 2 p.m. nag-check-in kami, wala na kaming sinayang na panahon. Lumibot na kami agad sa labas. Gabi na nung bumalik kami sa Transient, pagod na pagod kami dahil galing din kami sa biyahe. Tapos lumibot ka agad, kaya ako ang unang naglinis ng katawan. Pagbalik ko sa room namin, bala ko mag-post ng picture sa FB, kaso na-misplace ko yung phone ko. Hindi ko na maalala kung saan ko nalapag. Di ba may mga ganun naman tayong moments? Bumalik ako sa CR, halos baliktarin ko na rin yung kama namin. Wala din doon, kahit nga sa living room, hinanap namin doon. Inisip ko naman na baka nahulog ko sa daan bago makauwi. Pero tanda ko naman na bit-bit ko siya pagka-uwi sa Transient. Nandun na kaming tatlo sa living room nakaupo, nagtatanungan kung napansin ba nila na hawak ko ang cellphone ko nung nakauwi kami. Kasi baka nakalimutan ko pala. Sabi ng kaibigan ko, hawak ko naman daw kasi nag-selfie pa nga kami gamit yung phone ko. Itong isang kaibigan ko, sinubukan niyang tawagan ang phone ko, baka marinig namin yung ringtone. Habang tinatawagan ng kaibigan ko yung phone, kami naman naglalakad na para hanapin kung may tumutunog ba. Narinig naman namin na tumunog yung ringtone ko sa loob ng kwarto. Pero napahinto kaming tatlo kasi may sumagot ng tawag sa phone ko. E di lahat kami nagulat. Kasi bakit may sumagot? Bilis naming tinapat sa tenga namin yung phone. Hello! Ang lakas at ang creepy ng boses na narinig namin na sinunda ng tunog ng pagtakbo. Kinilabutan buong katawan namin. Nanginig ang kamay ko noon. Malamig na nga sa Baguio. Mas lalo pa kaming nilamig dahil sa takot. Nagsitakbuhan kami palayo sa room namin. Nagtuturoan kami kung sino ang papasok sa room. Baka may tao o kung sinong nakapasok. Ang ending, sabay-sabay kaming pumasok. Tapos tinawagan ulit ng kaibigan ko yung phone ko. Tumunog uli ito at natagpuan namin yung phone ko sa ilalim ng unan. Paano mangyayari yon? Ihinanap na namin doon, pero wala talaga sa kwarto. Nakakapagtaka lang. Walang ibang tao sa loob, sino yung sumagot sa tawag? Hindi kami pwedeng magkamali kasi rinig talaga namin na nag-hello sa kabilang linya. Sa sobrang praning namin sa nangyari, pati ilalim ng kama chinek namin at ang loob ng kabinet. Hindi namin alam kung paano pa kami nakatulog sa room na yon ng 2 gabi. Pero mabuti na lang, pagkatapos ng pangyayari na yon, wala namang ibang kababalaghang nangyari pa. True experience po namin ito nung lumibot kami sa Baguio. Kasama ko ang boyfriend ko kasi anniversary namin. Kaya naisipan namin na magstay ng ilang araw sa Baguio para mag-celebrate. Tawagin na lang po akong Rufa. Ewan ko kung kami lang ba ang naka-experience ng ganon sa tinuluyan naming bahay. Pero ancestral house type siya. Maganda ang ambience at abot kaya lang din naman. Ang isang napansin lang namin, yung dingding ng kwarto ay plywood lang siya. So kapag may naka-check-in sa kabilang room, rinig na rinig mo. 5 gabi kami dapat kasi doon. Nung nag-check-in kami, meron din nag-check-in sa kabila. Ang unang gabi namin doon, halos hindi ako makatulog. Kasi rinig ko yung tawanan at kwentuhan ng kabilang room. Pati chismisa nila ay rinig na rinig namin. Natatawa na nga lang kami ng boyfriend ko. Tapos pagtulog naman yung katabi namin, ayun, naghihilik naman. Kaya magdamag hindi ako makatulog. Gusto ko lang ang katukin at pahinaan kahit konti yung boses niya. Nung sumunod na gabi, nakita namin na nag-check out na yung katabing room namin. Tuwa ko lang sa loob ng isip ko kasi tahimik na. Walang maingay at makakatulog na din sa gabi sa wakas.
tsaka malaya kami makakapagkwentuhan. Pagkatapos maglibot sa umaga, balik transient para magpahinga. Gabi na nun, mga nasa 11 PM na rin. Nagkikwentuhan pa kami ng boyfriend ko nang bigla kaming makarinig ng ingay sa kabilang kwarto. Yung tunog niya ay parang inuusog yung kama. Alam naman namin na wala nang nakastay doon sa room na yun, kaya napabangon ako sa takot. Ang boyfriend ko lumapit pa doon sa dingding at dinikit yung tenga niya. Pagdikit niya, biglang kumalampag yung dingding sa parte na yon. Gulat kami kasi ang lakas. Umiiyak na ako sa takot ko. Takot talaga ako sa multo noon pa man. Inihila ko na yung boyfriend ko at sinasabi kong lipat na lang kami ng tutulugan. Ang nasa isip ko ng mga oras na yon ay sana pala may nag-check-in na sa kabila. At least alam namin na galing sa tao yung mga ingay. Pinakalma naman ako ni boyfriend at sinabihan ako na baka merong nag-check-in doon nang di lang namin nakita. Kahit na alam naman namin na wala namang tao sa kabilang room. Niloloko lang namin ang sarili namin para hindi kami matakot. Sinabihan ko ang boyfriend ko na ako dapat ang maunang makakatulog. Pero ang loko, after 30 minutes, mas nauna pa siyang natulog kesa sa akin. Nakapikit ako pero gising buong diwa ko. Nang makarinig naman ulit ako nang naglalakad sa labas, tapos feeling ko huminto sa harap ng room namin, napadilat agad ako. Napasigaw na ako sa takot nang makita kong gumagalaw ang doorknob ng room namin. Niyugyug ko yung boyfriend ko at ginising. Takot na takot talaga ako. Magdamag di kami natulog. Actually, gustong matulog ng boyfriend ko pero ayokong maiwang gising. Kinabukasan, sa ibang transient na kami tumuloy. Mas maayos yung tinuluyan namin, lalo na't wala kaming na-experience na nakakatakot doon. Hello po sa inyo mga ka-Shadow Weavers. Ako po si Sanya at itong ibabahagi ko ay totoong experience ko nung bumisita kami ng buong family ko sa Baguio City. May kakilala kami sa Baguio na may-ari ng transient nung nalaman na bibisita nga kami doon, doon na kami pinatuloy lahat. Medyo nakakatakot lang yung transient kasi nasa third floor siya. Tapos kahit saan ka mapunta, may mga salamin. Sa hallway may salamin, sa living room meron. Sa loob ng room meron din. As in yun talaga ang mapapansin mo pag unang pasok mo. May time na mag-isa ako naglalakad sa hallway tapos huminto ako sa harap ng salamin para i-check yung outfit ko. Kasi paalis na kami at maglilibot sa labas. Nakita ko sa salamin na may babaeng dadaan pala pero nakaharang ako. Kaya nakahinto siya sa gilid ko. Tumabi ako tsaka hihingi na sana ng sorry. Pero pagtingin ko sa likod ko wala palang tao. Parang lumobo yung ulo ko nung mapagtanto ko na wala naman palang dadaan. Napatingin ulit ako sa salamin. Wala na yung babaeng nakita ko. Sabay takbo ako ng mabilis papunta kila mama. Naikwento ko kaagad yung nakita ko. Sabi naman ng may-ari, mabait naman daw yun at hindi nananakit. Huwag ko na lang daw pansinin. Pero kahit na, sino bang hindi matatakot kapag nakakita ng multo? Kaya nang dahil sa nakita ko, hindi na ako nagsalamin doon. Ang problema, hindi lang siya isang beses na nagpakita sa akin. Trip niya ata talagang takutin ako. Pagpupunta ako sa balcony, madadaanan yung living room. Nung dumaan ako sa living room, nakita ko yung babae na nakaupo, pero nakatalikod siya sa akin. Akala ko yung ibang nag-check-in lang sa tinutuluyan namin. Eh pero nung nandun na ako sa balcony, noon ko lang na-realize na pareho yung babae ngayon sa babaeng nakita ko sa salamin. Sinilip ko ulit yung living room. Nandun pa rin siya, nakatapat sa TV, kahit di naman nakabukas. Takot na ako. Gusto ko nang bumalik sa silid namin. Kaso paano ko lalagpasan yung living room? Parang na-feel ng babae na yon na nakatingin ako. Unti-unting lumingon sa gawi ko at dun na ako tumakbo sa dulo ng balcony. Chinat ko sila mama noon na puntahan ako doon. Nang pinuntahan ako ni mama, tinanong ko kung andun pa rin yung babae. Umiling lang si mama, tapos sinabing wala naman daw tao sa living room. Kaya hindi na talaga ako naglalakad mag-isa sa bahay na yon. Ito pang napansin ko sa bahay na yon. May maliit na frame na pictures ang nakasabit sa gilid ng hallway. Old picture na siya ng isang babae.
halatang matagal nang kinuhanan. Ang nakakapanindig balahibo ay ang itsura ng babae sa picture ay kapareho ng babae na ilang beses ko nang nakita. Ayon sa may-ari, picture daw yun ng lola niya noong dalaga. Tapos yung bahay na yon ay pamana lang. Kinilabutan ako. Hindi ko masabi sa kanila na yung nasa picture ay yung babaeng nagpapakita sa akin. Ito ang first time kong mag-send ng true experience ko po dito sa Shadow Weavers. Thank you po kung mababasa niyo man ito. Marina lang ang itawag niyo sa akin. Taga Pangasinan po ako, pero itong experience ko ay nangyari sa Baguio City. Sobrang recent lang nangyari ito, fresh pa sa alaala ko. Nangyari ito katapusan ng July. Inabutan kami ng bagyo, nawalan pa ng kuryente. Tapos ang nakakatakot pa, kami lang yung naka-check-in sa buong floor. Ilang gabi na kasi kaming naka-check-in sa transient na yon. Dahil parating na nga ang board exam namin, tatlo kaming magkakasama sa isang room. Ako tapos yung dalawa kong classmate na magti-take din ng exam. Sa sala kami kumain. Tapos na kami kumain, nagsiselfone na lang kami. Kasi nakikibalita kami at signal number 4 na pala sa Baguio. Kaya ang lakas ng ulan at hangin. Napatingin na lang kami bigla sa isang kasama namin. Kasi bigla siyang tumakbo sa gawin namin habang mangiyak-iyak siya. Sinabihan niya kami na may naramdaman daw siya. Kami naman nahawa na rin sa takot. Mabilis kami nagligpit ng kinainan namin tsaka tumakbo na kami papasok ng kwarto namin. Doon na nagkwento tong kasama ko na naramdaman niyang may humawak sa balikat niya tapos bumulong. Doon na tumayo lahat ng balahibo niya. Pinipilit nga namin kung anong binulong pero umiiling siya at ayaw sabihin. Lapitin daw talaga siya ng mga kaluluwa. Pero may binigay daw sa kanyang bracelet na lagi-lagi niyang suot. Di niya daw alam kung bakit di naging effective. Dahil wala pa rin kuryente, lalo pa yung nakadagdag sa takot namin. Pinagdikit namin yung mga kama namin para tabi-tabi na kaming matulog. Tinabunan namin yung salamin. Nag-lead ako ng prayer para maibsan yung takot namin. Lalo na ng mga kasama ko. Kasi umiyak na yung isang kasama namin. Hindi na kami nag-review ng gabi na yon at natulog na lang. Ako kasi mabilis akong magising. Konting galaw at kaluskos lang ng katabi. Naalimpungatan ako. Nakita ko yung kasama namin na nakaramdam nun. Tumayo siya tapos lumabas ng kwarto namin. Akala ko baka magsi-CR lang. Pero bigla akong naisip. Bakit wala man lang dalang kandila o flashlight? Kasi madilim pa rin. Nakaramdam na ako ng kaba. Sinundan ko siya. Nakita ko siya. Nakaupo siya dun sa pwesto niya sa sala kung saan mismo sinabi niyang nakaramdam siya. Tinatawag ko siya pero di ko siya malapitan kasi natatakot na rin ako. Kaya dali-dali kong ginising yung isang kasama namin at sabay naming pinuntahan. Nakita namin nakadilat siya pero hindi kumukurap. So niyugyug namin siya tsaka siya tumingin sa amin. Pero iba yung tingin niya. Hindi ko ma-explain. Parang hindi siya yung classmate namin. Pero maya-maya, biglang nagsalita siya, nagtataka kung bakit nandun siya sa sala. Madaling araw nangyari yon, kilabot buong diwa namin. Kinabukasan, nagkaroon na ng kuryente, nabawasan yung takot namin, tsaka sabi ng kasama namin, wala na raw naman siyang nararamdaman na may iba pa kaming kasama. Magandang umaga o hapon po sa inyo, Team Shadow Weavers. Ako si Jana ng Malabon. Marami na rin akong narinig patungkol sa mga kababalaghan na nangyayari daw sa Baguio. Akala ko mga exaggerated lang ang kwento nila, pero may katotohanan din pala gaya ng kwento na to ng mama ko. Ibahagi ko lang po sa inyo itong kinikwento ni mama na experience ng co-teacher nila na nasa transient sila sa Baguio dahil nag-attend sila ng seminar. Tawagin na lang po nating Ma'am Maylene yung co-teacher ni Mama. Di ba ho pag nasa balkonahe ka ng transient, may overlooking view kung saan makikita mo yung mga nakahile-hilerang mga kondo, apartment, transient at mga bahay. Mga 9 p.m.,
pumunta sa balkonahe si Ma'am Maylene dahil may kausap sa cellphone at naiwan naman sa room yung iba pang mga teacher. Habang may kausap si Ma'am Maylene, nakatingin daw siya sa view at napansin niya yung kaharap lang na transient na tinutuluyan nila sa second floor. Nakita niya sa bintana na may taong nakabitay doon. Tiningnan niya pang maigi kung tama bang nakita niya. Pero napaatras siya sa gulat nang malinaw niyang makita na may nakabitay nga doon. Nakita na lang daw nila mama na tumatakbo si Ma'am Maylene sa loob. Tapos sinasabi yung nakita niya. May nakabitay! May nakabitay! Nanginginig ang boses ni ma'am kasi akala niya talaga totoo ang nakita niya. Lahat ng mga teacher pumunta din doon sa balkonahe at tiningnan yung sinasabi ni Ma'am Maylene. Pero wala sila mamang nakita na nakabitay. Nang gabi na yon, sumama ang pakiramdam ni Ma'am Maylene. Binabangungot daw siya at nakikita sa panaginip yung taong nakabitay doon sa katapat na transient. Sa sobrang sama ng pakiramdam ni Ma'am Maylene, di na siya nakapunta doon sa seminar na ipinunta nila. Nagpaiwan na lang sa transient dahil di na raw kaya ng katawan. Pero mas lalo pa raw atang lumala kasi lagi pa rin daw nakatambay sa balkonahe si Ma'am Maylene at nakatitig doon sa bintana kung saan sinasabing may nakabitay. Naaabutan din daw nilang nagro-rosaryo sa madaling araw si Ma'am Maylene hanggang sa nawala sa sarili si Ma'am dahil natagpuan siya nila mama na sumasampa doon sa railing ng balkonahe parang balak tumalo ni Ma'am. Buti na lang talaga naabutan siya ng mga teacher. Hindi daw matigil sa katuturo doon sa nakikita niyang nakabitay. May nakasabayan silang nagstay doon sa transient at yung isang batang kasama nila may itinuturo doon sa bintana na sinasabi ni Ma'am Maylene. Tumitili yung bata habang sinasabi na may nakasabit daw doon. Akala namin guni-guni lang yung nakita ni Ma'am pero parehas na parehas sila sa nakita ng bata. Hindi nila inalisa ng tingin si Ma'am Maylene hanggang sa makauwi na ito. Nang makauwi na, doon na bumalik sa sarili si Ma'am Maylene. Himalang mabilis na nawala rin kaagad yung sama ng pakiramdam. Iba daw yung epekto ng nakita ni Ma'am Maylene na taong nakabitay para raw may sumpa na kumapit sa kanya. Simula noon, sabi ni Mama, ayaw na raw bumalik ni Ma'am Maylene sa Baguio. Natatakot siya na mangyayari ulit yung naranasan niya.